Proceed na tayo sa pangalawang topic. Ipasok mo na ang pagdadebatihan. Neri, go round. Pasok! Ang sexy na Pineri! The final dance. The final dance. Kagawad Ann, kaya mo ba to? Ayan, hindi niya kaya. Yes, bumunot na kayo. Yes! Iba ang kamay alright ni Ate Elsa. Ang inyong pambato for this topic ay si Lars na. Ah, wait lang. Alright. So, ang nabunot ng team ko da ay mag-let go. Ang at team talak naman ay mag-hold on. Naku, feeling ko to ka Elsa to. Madlang O'Liars, magandang usapin ito. Ano na nga ba ang dapat gawin? Mag-let go, mag-hold on? Ano nga ba ang pagdedebatihan? Ipasok mo muna yan. Neri, go round. Yan. So, ang mga nakaka-relate dito, direct si Elsa at si Lars. Tama. mag-let go. Nako, mag-hold on. Ano nga kaya ang usapin? Nako. Makaka-relate ka kaya, Miss J? Mag-let go o mag-hold on? Alright, eto na ang usapin, madlang onliners. Makinig mabuti. Sa isang relasyon, mas nagmamahal ka kung mas kaya mong mag-let go o mag-hold on. Kailan ba ako huling umibig? Again, madlang onliners, mga Miss Q&A Queens, sa isang relasyon, mas nagmamahal ka kung mas kaya mong mag-let go or mag-hold on. Kayo madlang onliners, ano nga ba ang dapat? Mas nagmamahal ka ba pag nagle-let go ka? O mas nagmamahal ka kung mag-hold on ka? Well, ito naman case-to-case scenario, di ba? Case-to-case basis. Di ba? Depende sa mga pinagdadaanan. Pero sa ngayon, kailangan mamili. Pagdibatihan. Mas importante itong pagdibatihan ano ngayon. Ano nga ba sa isang relasyon mas nagmamahal ka kung mag-let go o mag-hold on? Sino ang inyong pambato? Si Lars. Si Lars. Diyos ko, syempre, ako syempre si Elsa. At syempre, ang babaeng naka-let go. At sanay. Hindi ako sure. Alright. Simulan na natin ang pagdedebatihan. Meron lamang 45 seconds each. At uumpisaan mo na yan, Lars. Your 45 seconds starts now. Naniniwala ako na mas nagmahal ka sa isang relasyon kung kaya mong mag-hold on, kung kaya mong kumapit. Dahil lagi nating tatandaan na walang perpektong relasyon. Hindi na tayo mga bata para mag-let go ng mag-let go. Tama. Lagi nating tatandaan na ang taong tunay nagmamahal, matututong kumapit yan kahit masakit. Tama. Dahil lagi nating tatandaan na sa relasyon, experience, hindi laging masaya, hindi laging puro kilig, hindi laging puro pag-asa. Lagi nating tatandaan na ang relasyon ay pumupunta sa downfalls yan. At kung marunong kang kumapit, dun mo mapapanunayan na kung kaya para kayo sa isa't isa. At lagi nating tatandaan ang pag-hold on. May kapalit yan sa huli at yun yung saya na gusto mong maramdaman hanggang sa huli. Kung kaya naman, mas nagmahal ang taong kayang mag-hold on sa relasyon. And I thank you. Alright. Uy! Kaya mahal na mahal konting, kayo. Konting-konti na lang, mga 2 seconds. Oo. Mukhang hugot na hugot si Ate mo, Lars! Kaya mahal na mahal talaga siya. Oo. Mukhang talagang based on experience ba ito? Eh, eto, eto syempre, na ngayon. Hindi magpapakabog naman, syempre. Mukhang marami-rami din ang ni-let go neto. My goodness. Alright, Elsa, your 45 seconds starts now. I believe sa isang relasyon, mas nagmamahal ka kung mas kaya mo mag-let go. Kasi aanin mo yung hold ka ng hold kung nasasaktan ka na. Kung hindi mo na kaya, mas magandang i-let go mo na lang yung pagmamahal na gustong gusto mo. Dahil tandaan po natin, pag ni-let go mo isang bagay, kahit mahal mo siya, gagawin at gagawin pa rin ng paraan. Kahit iwanan mo siya, mahal mo pa rin siya, mas masaya ka pa rin doon. As mas marunong kang magmahal dahil pinagbigyan mo yung gusto niya. Kaya mas magandang mag-let go na lang sa isang relasyon na kahit masakit, gagawin mo at gagawin mo para lang sumaya isang taong karelasyon mo, yung BF mo or girlfriend mo na nagloloko sa'yo. Ganun yon. Kaya tandaan natin, mas maganda ang mag-let go at mas mararanasan mo ang tunay na nagmamahal ka. Kaya let it go, Hoy! And no, bother me anyway. Ganun. Para, and don't bother me anyway. May oras pa, may oras pa. May oras pa, kaya na. Alright, Princess Kim, your 30 seconds starts now.
I believe mas nagmahal ka kung kaya mo mag-hold on, katulad ng lolo at lola natin. Bakit hanggang ngayon, magkasama pa rin sila sa pagtanda nila? Dahil ang totoong pagmamahalan ay ang pag-hold on. Dahil ang totoong pagmamahalan ay ang pagdadagdag ng mga pagkukulang. Kaya mo nga yan minahal para punan ang pagkukulang ng isa't isa. Hindi para i-let go ang isa't isa. Kaya naniniwala ako, mas nagmahal ka kung mas kaya mong mag-hold on. Dahil kayo nagmahalan dalawa, magtutulungan kayo sa mga problema ng bawat isa. Hindi kayo maghihila ang pababa at iwanan. Kim, ipaalala ko lamang sa'yo ang sinabi ng ating mga lolo at lola na, alam mo ba kung ano sinabi nila? Ipapaalala ko sa'yo, hindi ko nalang kumot. To love somebody, to let him go is the love, is the greatest gift of all. Ay! Oh, diba? Oh. Yun ang sinabi sa atin. Kaya, ang ibig sabihin ng pag-let go, hindi ibig sabihin kabawasan ito ng ating pagkatao. Ibig sabihin, may isang taong para sa atin. Bakit natin hahayaan ang ating sarili na mag-dwell sa isang nilalang na hindi na tayo gusto at may gusto nila? Alright, Princess Kim! Naniniwala ako na ang pagmamahalan ay binubuo ng dalawang tao. Hindi binubuo lang ng isa lang, kaya mas nagmahal ka pa rin kapag kaya mo mag-hold on. Pag nilet go mo yan, ibig sabihin, mag-isa ka na lang. Kim, wala pa. Naniniwala ako na kumapit ka hanggang kaya mo, martir man pakinggan, pero mas nagmahal ang taong kumakapit kahit masakit. Hindi mo basta-basta ilet go ang taong mahal mo. Kaya tama, kailangan mag-hold on ka. Paano mo malalaman na worth it sa huli kung hinayaan mo lang agad na mawala? Oy! Teka lang! Teka lang! Hindi lahat ang kumakapit, hindi lahat ang kumakapit matibay. Bakit yung rugby, natatanggal din yan. Tulad ng pang let go kasi kahit sobrang dikit na dikit ka na, pero ayaw na ng puso mo kahit masakit, magiging masaya ka na lang para sa kanya. Kaya you have to let go na lang, di ba? Yes, tama. At saka alam nyo ba na ang pag-hold on, isang kaugalian ng mga Pilipino na napaka-selfish. Gusto nyo maging selfish sa pag-ibig at... Alright! So round 3 na tayo ng competition. Meron na lamang kayo 15 seconds. Sa loob ng 1 minute, magharapan na kayo. Yes, Elsa and Lars. Ayan, dalawang... Sino si Elsa dyan at saka sino si ang Lars? Sino ba si Elsa? Ang debate ba sa online universe ay dapat i-hold on o i-let go? I-hold on. Yes. I-hold on or i-let go? Yes! So ito ang laban ng mga Barbie! Eto na! Mga Barbiehan. Again, 15 seconds sa bawat isa sa inyo sa loob ng 1 minute para sa inyong last statement. At sisimulan mo yan, Lars. Your 15 seconds starts now. Naniniwala ako na mas nagmahal ka pag kaya mo mag-hold on. Ang pinaka-the best example ng pag-hold on ay ang mag-asawa. Pipiliin nilang magsama kahit masakit na, kahit mahirap na dahil meron silang mga anak na masasaktan. Kaya lagi nating tatandaan na dapat mag-hold on tayo sa relasyon. Tama. Kasi hindi lang to para sa atin. Hindi lahat na nag-asawa ay ano, forever. Naghihiwalay din yan. Tandaan po natin. Lolo at lola natin, naghihiwalay din yan. Yes! At natuturo rin silang mag-let go para sa pamilya nila kahit may anak sila. Tandaan natin, sa isang relasyon, kailangan natin i-let go yung feelings natin. Alright. Kaya nga may salitang kasal para sa mag-asawa kasi kailangan nilang mag-hold on till the end. Lagi nating tatandaan na pag nag-hold on sila, ang nakasalalay doon yung mga anak nila. Paano pag nag-let go sila, ilang buhay ang masisira? Ilang buhay ng anak nila ang mapapariwara? Lagi nating tatandaan mag-hold on tayo. Binibirth din, kaya nag-let go pa rin sila. Yes! Aanin mo yung hold on, antindi ng kapit mo, pero ayaw na ng puso mo. Tandaan mo natin, if you love somebody, set him free. Thank you. Alright! Magplastika na kayong dalawa. Bakit wala akong punchline?